na pagkamalan lang po nila yung anak ko, masahol pa po sa hayop ang ginawa nila pagkapatay sa kanya. Ay, nakakaalam sa inyo kung sinong gumawa nito sa kuya ko! Tumawag itong ano, pinatawag yung Abdul ba? Yung ano, yun yung mismo nag-iwa-iwalay kay Michael. Ika 22 na Oktubre, 2005. Natagpuan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ang magkakahiwalay na parte ng katawan ng isang bangkay. Dahil sa pira-piraso ang katawan, halos hindi raw makilala ang pagkatao nito. Paano humantong sa walang awang pagpatay ang sinapit na biktimang ito? Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Ating tuklasin ang bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa karumal-dumal na pagpaslang kay Michael Mendoza dito sa Crime Classic. Dito sa Muñoz Market, Quezon City, madalas makita ang 19 anyos na si Michael Mendoza. Kwento ni Carmelita Mendoza, ina ni Michael, kahit na lumipat na raw sila sa Bulacan, ay madalas pa raw itong umuwi sa kinalakihang lugar para bisitahin ng mga kaibigan. Si Michael po, sa lahat po ng magkakapatid, siya po isang tahimik. Tsaka matulungin po siya pala kaibigan. Kahit po magbabarot lang po kami, katulad po yung pag sinabi ko sa kanya, huwag po siya umalis kasi marami po kami gawain. Tumutulong po siya, naguhugas ang balot namin. Hindi niya po matiis yung mga kaibigan po niya na dumadalaw po siya doon hanggang sa nagbinata. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, sa tinubuang lugar niya rin pala magtatapos ang buhay ng binata. Ayon sa kwento ng isang saksi na itatago natin sa pangalang Lito, kasama pa raw nito si Michael noong gabi ng Oktubre 19, 2005, bago matagpuan ang bangkay ng binata. Yung bago mangyari yun, bibiruan kami, tatlo kami. And then, itong isang kasama namin, umalis na. Itong Michael, biglang sumakay sa ano, sa muto. Pagdating doon sa may iskinita. Pre, thank you ah. Bangla, mataya. Iga, sumama ka sa amin. Ayun, sir. Sasama ko sa'yo. Hindi pa nakakala siguro dito hanggang dyan lang. Iskinita na yan eh. Hindi pa nakakala yun. Biglang dinakma nung malaking mama, itong Michael, dinakma. Pinababa sa motor. Owner yung pinag-ano nila eh. Pinaglagyan ng Michael, yung pinaghagisan. Kwento pa ni Lito. Lihim daw niyang sinundan ng mga taong dumukot sa kaibigang si Michael. Sir, bayad mo ba? Ano ba yun? Sumama ka na. Huwag ka na nagawa ko. Nakasama ko. Sir, ano ba nagawa ko? Huwag ka na mag-inay. Bulat, sasama na. Subalit mas nanaig daw ang takot sa kanya. Kaya't wala itong nagawa kundi panuuring binubugbog si Michael. Hindi, manata mo. Walang nakikitang malino na dahilan ang saksing si Lito kung bakit at papaano humantong si Michael sa kahindik-hindik na pagtatapos ng kanyang buhay. Gayunpaman, hindi itinanggi ng kaibigan na minsan nasangkot na rin si Michael sa isang ilegal na gawain. Isang beses lang muna sangkot yan eh. Yung nga yung sa snatch yun. Pinabulaan na naman ito ng ina ni Michael na si Aling Carmelita. Naniniwala siyang hindi ito kayang gawin ng anak. Hindi siya makapaniwala sa karumaldumal na sinapit ng anak. Hindi niya mawari sa kanyang isipan kung tao pa bang maituturing ang gumawa nito. Parang karne na tinadtad daw po yung bangkay ng anak ko. Pero hindi pa kompleto.
So, mayroon nag-abot po sa akin ng dyaryo. Ang pinaka-headline doon na chap-chap dahil siya ay notorious hold-upian. So, bilang ina po, dahil siyempre kilala ko po yung anak ko, alam ko po kung paano ko siya pinalaki. Kahit po mahirap kami, hindi po namin tinuro sa kanilang gumawa ng kasamaan. Sa sinapit ni Michael, sino ang salarin sa krimeng ito? At ano ang motibo ng mga suspect para pagpirapirasuhin ang katawan ng binata? So, nabahala dyan. Ano man dapat mong gawin? Base umano sa kwento ni Noel kay Lito, isang nagangalang Abdul na isang preso sa presinto ng Baler ang inutusan ng isang pulis upang katayin na parang baboy si Michael. Napagkamalan lang po nila yung anak ko, masahol pa po sa hype ang ginawa nila pagkapatay sa kanya. Tila kinatay na parang isang hayop ang pagkakapaslang kay Michael Mendoza. Pero sino ang may kakayahang gumawa nito sa kanya? Saan hahantong ang mga otoridad sa pagtukoy na ebidensyang magtuturo kung sino ang tunay na salarin? Nagkalat sa mga payagan ang kalunos-lunos na sinapit ng 19 anyos na biktimang si Michael Mendoza. Natagpuan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ang mga bahagi ng katawan nito matapos chap-chapin na parang hayop. Ayon sa report ng pulisya, sunod-sunod daw nilang natagpuan ang hiwa-hiwalay na bahagi ng katawan ng tao noong Oktubre 22, 2005. Bandang alas 3 na madaling araw na matagpuan ng isang basurero ang isang pugot na ulo sa Near Road, Barangay Pinyahan sa lungsod ng Quezon na nakasilid sa isang itim na plastic bag. Makalipas ng isang oras, isang katawan naman ang natagpuan sa ilalim ng tulay na ito sa Caingin Balintawak. Bandang alas 6:30 naman ng umaga ring iyon, natagpuan ang isang kanang paa na nakabalot din ng plastic sa may likod ng Muñoz Market. Sa tabi ng punong ito sa Road A, Barangay Veterans Village sa nasabing lungsod. Ayon sa isang saksi, nakita umano niyang ibinaba mula sa isang owner ang plastic bag na isang di nakilalang lalaki ng umagang iyon. Noong umaga rin iyon, isang tawag ang natanggap ni Mary Jane, kapatid ni Michael, tungkol sa pinagkahaguluang pugot na ulo malapit sa kanilang lugar. Ha? Ano sinasabi mo? Umalis lang si Kuya. Hindi yan totoo. Baka hindi naman siya yun. Kuya! Oh, Kuya ko ha! Dahil sa tatlong araw nang nawawala ang kapatid na si Michael, agad itong nakaramdam ng kaba at dali-daling pinuntahan ang nasabing lugar. Ay, nakakaalam sa inyo kung sino gumawa nito sa kuya ko! Dito tumambad sa kanila ang pugot na ulo ni Michael. Sabihin mo sa akin kung sino gumawa sa inyo nito! Nang pinagtagni-tagni ng mga otoridad ang putol-putol na katawan, lumalabas na iisang tao lang ang may-ari nito, si Michael Mendoza. Para sa akin, nabigla po ako. Hindi ko siya tanggap na ganun ang nangyari sa kanya. Eh, isa pa yung bakit ang pagkamatay niya eh, hindi makatao. Kung may kasalanan man yung anak ko, may batas naman tayo dapat na magparusa. Eh, ang nangyari po eh, napagkamalan lang po nila yung anak ko, masahol pa po sa hype ang ginawa nila pagkapatay sa kanya. Ayon sa saksing si Lito, apat na polis at isang civilian daw ang gumawa nito kay Michael. Sir, bakit po? Hindi ka, sumama ka sa amin. Nakita raw niya ng takpi ng mga salarin ng kaibigan. Sir, ano pa nagkawa? Dinala raw ng mga polis ang kaibigan sa isang bahay at dito pinahirapan si Michael. Naalarma kami, diba? Binantayan namin kung mga kilos nila o kung ano oras nila ilalabas. Meron pa akong kaming kaibigan na kitang-kita mismo kung paano pinahirapan sa loob ng isang bahay. Itong anim na pulis na to, kung paano pahirapan si Michael. Pag-iinuman ko sila eh. Ako mga parang paikot silang paganyan eh. Paikot sila. Doon ito Michael na sa gilid, kada may magtitrip na sampalin, sipahin, suntukin, yun. Kasi nung nakikita namin,
Sumilip kasi kami. Pag silip namin, andun yung binabanatan siya. Yung sinusuntok, inaampas ng alpobra, ganyan. Tinelas. Pinaglaruan na siya sa loob. Ayon pa kay Nico, matapos umano pahirapan at bubugin si Michael, inilabas ang binata sa bahay. Kasama ang apat na di nakilalang mga pulis, muling isinakay si Michael sa isang owner-type jeep. Mga 12 or 1 na nila linabas. Baboy lang na itinapon sa ano, iba pag tinapon lang nila. Ito parang itinapon na paganyan sa sakyan sa likod. Ayon pa kay Lito, isang nagngangalan Chito Tenorio raw ang may-ari ng bahay na pinagdalhan kay Michael. May impluensya at may kapit daw sa mga pulis ang taong ito. Yung Chito po, ang pagkakaalam ko po yan dati rang hangsap. Kwento pa raw sa kanya na isang nagngangalang Noel na nakasaksi ng pambubugbog sa kaibigan. Matapos pahirapan sa bahay ni Chito Tenorio, dinala umano si Michael sa Police Station 2 sa Baler sa lungsod ng Quezon. Dito na raw nila tinapos di umano ang buhay ng kaawa-awang si Michael. Ang sabi nung Noel, isinurrender yan nung madaling araw dito sa Baler. Ngayon, nung sinurrender, parang inayawan na ganun. Kasi sila managot eh. Gulpi sarado na yung tao eh. Kumbaga, yun na talagang gagawin nila. No choice sila kundi tuluyan yung tao dahil hindi naman pwede nilang isurrender yun ng ganun. Lantang gulay na, susurrender mo sa loob. So, nabahala dyan. Ano man dapat mong gawin? Base umano sa kwento ni Noel kay Lito, isang nagangalang Abdul na isang preso sa presinto ng Baler ang inutusan na isang pulis upang katayin na parang baboy si Michael. Ito raw ang taga-welcome sa mga unang pasok sa bilangguan at nakulong din sa illegal na droga. Tumawag itong ano, pinatawag yung Abdul ba? Yung ano, yun yung mismo nag-iwahiwalay kay Michael. Kasi po, may nakapagsabi po sa akin na nandito siya. Ikadalawa ng Nobyembre na mag-ocular inspection ng pamilya ni Michael sa presinto sa Baler. Pwede po ba makita? Ayan na po yung aming basement. Tignan niyo na po. Ano to? Gamit na ka ng kuto ah! Nasaan siya? Natagpuan sa basement ng istasyon ng isang maong shorts na may bahid pa ng dugo at isang kutsilyo na nakabalot pa sa damit. Gamit na ka ng kuto! Hindi pwede! Hindi pwede! Sa ilalim, sa underground po ng Baler, yung dikis na short niya. Tapos yung malamang yun po yung ginamit sa kanya, yung ano, yung malapa, yung kutsilyo na pinampatay sa kanya. Tapos may mga buhok pa po kami nakuha eh. May soko pa kaming kasama po noon. Mula sa opisina ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Camp Caringal, ipinakita umano sa pamilya at mga testigo ang larawan ng mga pulis na nakadestino rito upang matukoy mga sinasabi nilang sangkot sa pagpatay kay Michael. Hindi po namin ma-describe yung mukha ng pulis. Kung alam namin na pulis Quezon City, meron binigay sa amin na yung pinakabuhok nila, yung mga photo album nila na doon mo titingnan yung mukha. So doon po namin nakuha yung mukha nila tsaka yung pangalan. So ang timano naman, tinawag po yung unang nakita po ng mga witness namin, dumating po doon sa lugar, sa Camp Caringal. Doon po siya tinanggalan ng... Basta tinanggal po lang sa kanya yung katulad ng baril, katulad ng ano. Yung pala, naka-floating po yung pulis na yon. Bakit naka-duty pa? Ngunit ang itinuturong pulis na si SPO4 Mario Peralta, natagpuan ding patay makalipas ang isang linggo. Si Peralta, yun po ata yung team leader ng grupo ng mga chap-chap na ano. Kasi panlabing isa na po yung anak ko na na-chap-chap eh. Dahil sa kakulangan ng testigo at ebidensya, isang malaking dagok sa pamilya Mendoza ang pagtukoy sa tunay na dahilan sa pagpatay kay Michael. Ano ang kakantungan ng kaso ng pagpaslang sa binata? Sinubukan namin kunan ng payag ang itinuturong mastermind sa karumal-dumal na sinapit ng binatang si Michael. Actually, hindi ko kilala nga yung Michael eh. Hanggang huli ko na lang nalaman na sa mga pulis na rin nung nag-ano nun na yun yung magkakasama eh.
Mula sa pahayag ng ilang nakasaksi, lumitaw ang pangalan ni Chito Tenorio bilang isa sa mastermind sa krimen. Sa bahay raw nito mismo dinala ang biktima si Michael at ginulpi ng todo. Hinagpis ng ina ni Michael. Posibleng napagkamalan lamang daw ang kanyang anak. Meron po lumapit na na-hold up na nabawi po ng anak ko yung kanyang mga alahas. Kasi naikwento po nila kung ano itsura. Siyempre, ang anak ko batang palengke. Pinuntahan niya po ngayon yung naibalik po yung gamit. Abot-abot po yung pasasalamat nung na-hold up. Kasi daw yung yung ibang hold upper pala doon na pumupunta, parang hawak ng mga pulis baler. Isa pa raw maaaring dahilan ay ang hidwaan di umano ni Chito Tenorio at na magkakapatid na Laksamana na sinasabing mga kaibigan daw ni Michael. Posible raw na si Michael ang napagbuntunan ng galit ni Chito. Pero mga Laksamana po kasi ayon sa kwento, pero hindi naman talagang kaibigan ng anak ko po yun eh. Kumbaga sa nagkakilala lang sila dahil malapit po siya doon. Pero hindi siya nakikigrupo doon na Malakas ang pakiramdam ni Aling Carmelita na malaki ang di umano'y kinalaman ni Chito sa pagpatay sa anak. Bakit siya pumayag na ipasok yung anak ko doon para doon i-torture? Pero ang kwento po kasi, nag-away itong Laksamana at saka yung may-ari ng bahay na yon. Sinubukan namin kunan ang payag ang itinuturong mastermind sa karumal-dumal na sinapit ng pinatang si Michael. Pumayag siya sa isang interview. Mariin niyang pinabulaanan ng pagkakasangkot sa krimen. Mabigat daw itong paratang para sa kanya. Hindi rin daw niya kilala ang biktimang si Michael Mendoza. Maging ang away umano niya sa pagitan ng Laksamana Brothers ay walang katotohanan. Wala akong binubugbog na pwede ng Laksamana. Actually, hindi ko kilala nga yung Michael eh. Pandang huli ko na lang nalaman na sa mga pulis na rin yun magkakasama eh. Paliwanag pa niya, hindi Chito ang kanyang pangalan, kundi Tito. Kaya naman labis din ang galit ito sa pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa krimen. Nais daw niyang pabulaanan ang pagkakadawit niya sa krimen. Imposible umanong dalhin sa kanyang tirahan ang biktima si Michael upang bugbugin. No, kasi hindi nila pwedeng dalhin dito. Ang totoo niyan, yung mga pulis niyang kumakain sa kantin namin. Nandito ko sa loob, kalaro ko yung mga apo ko. I was surprised na lang nga nung mga Sunday ata yun, may nagpunta rito ang camera na naka-flash sa bahay ko. Tapos sabi niya, mali pa yung pangalan eh. Sabi niya, kayo po ba si Mr. Chito Tenorio? Sabi ko, I'm not Chito Tenorio, I'm Tito Tenorio. Ah, Tito Tenorio, pwede ko kayo ma-interview. Tungkol saan? Tungkol sa mga nagaganap na salvaging sa lugar niyo at kayo tinuturo. Sige ka ako, para magkalinawagan. I will, accommodate you. Talamak daw kasi ang hold-upan at pagnanakaw sa kanilang lugar. At maaaring sangkot daw si Michael sa gawaing ito. Kasi according to the Baler Police, ganun daw. Labas-masok sila, pinapiansahan. Pag nahuli mo yung isa, yung apat na kasama, mangu-hold up pang race ng band. Ipa ni Tenorio, napagbintangan lamang siya ng pamilya Mendoza. Madalas daw kasi siyang magreklamo sa pulisya ng mga nakawan sa kanilang lugar. Sa lahat ng mga tao rito, ako lang nagreklamo nung hinold up nila yung asawa ko. Nagreklamo ako sa Baler Station muna. Nung walang nangyayari, parating ganyan na lang hold upan dito 3-4 times a day. I went to the office of General Aglipay, nireport ko yun. Then General Aglipay, nagpunta rin ako sa opisina ng NACTAC sa DILG. Aminado naman si Tito Tenorio na malapit siya kay SPO4 Mario Peralta na sinasabing sangkot din umano sa pagpatay kay Michael. Na-meet ko lang siya nung nagreklamo kami ng wife ko sa Baler. Siya lang yung accommodating na kapitan. Rango ng SPO4 is equivalent to captain eh. Siya yung talagang tip-diba na tumutok sa kaso. Sa aming pagtatanong sa Muñoz Market kung saan madalas tumambay noon ang biktima, normal lang naman daw sa kanila na makita na may mga snatcher na bigla na lang dinadampot ng mga pulis sa lugar. Marahil daw ay isa lamang daw si Michael sa matagal nang minamatsyagan ng pulisya. Bakit po ba siya pinatay? Dito
Ngunit para sa inang si Aling Carmelita, hindi pa rin makatarungan ang sinapit ng kanyang anak. Kahit na lumipas daw ang 7 taon, labis-labis pa rin ang kanyang paghihinagpis at paghahanap ng hustisya. Lalo pagka kami kumakain, o kaya yung mga anak ko ay magbe-birthday, o kaya darmarating yung birthday niya. Parang ginugunita ko rin po siya ng buhay, binibigyan ko siya. Pagkakakain po kami, binibigyan ko siya ng sarili niyang pinggan. Hindi ko talagang winawalay yan. Hanggang sa ngayon, ay hindi pa rin naisasampa ang kaso sa korte. Dahil sa kakulangan sa impormasyon, ebidensya at saksi, wala pa rin may turong suspect sa marahas na pagpatay kay Michael. Pero kahit 7 taon na ang nakalilipas, dalangin pa rin ng pamilya at kaibigan ni Michael Mendoza na maparusahan ang tunay na may sala. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik-tanaw at pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime Classic.